Okay. Iyon, kamusta? Bago tayo pumunta sa kung saan saan video at kung saan saan budol at pagbibiling keyboard, ito na nga, gagawin ko na tong video na to. Medyo sobrang tagal ko na dapat to ginawa pero hindi na tinago. Pero anyway, ito na nga. So, ito yung site na kung lagi, well, kadalasan down to, usually pag umaga, di ko alam kung bakit. Pero Sunday ngayon, 6:35 a.m. Yan, basta 6:35 a.m. Kung pupunta kayo sa lang2cn.com, hindi maglo-load, maglo-load, hindi maglo-load. Okay, kung hindi maglo-load, pwede nyo naman rekta, yan, yung link, lang2cn.com/qdxzindex.html at kumakahol si Manong. Okay, so pag nagpunta na kayo, ayan, hindi naglo-load yung site. Pag nagpunta na kayo dito sa site na to, at wait lang, nakahol talaga si Manong. So, ayun, going back. Okay, so pagpunta nyo dito sa site na to, ito yung pinakamakita nyo sa, well, pag nakapunta kayo doon sa direct link, index.html yan, .html. Anyway, hindi nyo naman kailangan yan. So, ko-convert nyo lang, click nyo lang yung parang Google, eto, toto. And then, switch nyo sa English para mas madali. Tapos technical, and then driver download. So, pag nandito na kayo, ang pinakailangan nyo lang is tong LT Mechanical Keyboard Driver, .rar. Yung 5447.09kb. So, yan lang talaga yung kailangan yung driver para mag-change ng kung ano-ano. Yan na yung pinakailangan nyo. Ngayon, kung hindi lumalabas at download na to, so, upload ko na lang dito sa uploadnow.io. Pinagsama-sama ko na. Yan. So, trinanslate ko na rin kasi nahirapan din ako kanina. Nung, eto. Pag dinownload mo kasi to, ang lalabas dito si mga Chinese. Ang ginawa ko, kinonvert ko na or nirename ko na yan. So, yan. Pati ko pa nag-zip. So, zip natin. 7Z. Hindi. Zip na lang para meron lahat. Okay. So, lang2.84. So, dapat is 49,040 kb. So, upload natin dito ngayon. At hindi nag-upload. Wait lang. Okay. Validate and upload. Habang mabilis lang naman mag-upload. Wait, check na tayo. Okay, so tapos na. Lalagay ko na lang din yung link niyan. Okay. So, wait, share this folder. Management folder. Wait. Baka kasi may magpalit ng file eh. Yun na nga. So, kakat ko na lang yung part na yon. Pero ilalagay ko yung link. Okay. So, anyway. So, basta kung dumating na sa part na to, nakat na yung video na yun kasi nandun yung main link. So, isa-share ko na lang yung link. Again. Okay. So, after nun, ma-download nyo yan is magkakaroon kayo nitong mga driver na to. So, GIF animations. Open natin para para si makita. Naka-upload na ano ko na to dati pero sige. So ito yung parang libreng GIF na pwede mong palitan by default. So kung wala ka pang ano, kung wala kang GIF na pampalit yan, pwede mong gamitin yan. And then itong conversion tool, yun, basta napakita ko na rin yan, balikan mo lang nakaraang video. Pero ang kailangan mo ngayon is yung driver, di ba? So extract mo yan. Next lang naman yan. So, yan. Ayun yung driver. So, nasa na yun? Yung isa pa. So, yung keyboard volume knob upgrade, unahin na natin to. So, sabi mo na install mo yung driver and then ito yung knob. Pag-update mo nyan, lalabas to. And then, start. Ito,
unang magiging issue malamang. So after mo mag-update yan, okay, so nag-successful, naka-word tayo ngayon ha. So wala, hindi gagana tong nab yan, hindi gumagana yung nab, hindi, wala, hindi siya nagpa-function. Para mapagana mo yan, simple lang, Fn, tapos press mo yung nab. Okay, so nag-blink, ewan ko nakikita sa screen, pero yan. So babalik na yung function yan. Scroll ka lang sa pinakadulo, tapos yung En, balik mo lang sa English. So nasa default na ulit tayo. Okay, so yun yung una. So inattach na yung drivers. Ngayon, ngayon kung paano ko naman mag-factory reset ng keyboard, just in case na hindi gumagana kung ano man, Fn and then escape. Press hold, hold yung Fn and then escape. Yun, nakita nyo nagbiblink. So na-reset na natin yun. Okay? So, tax. Ang dami na, parang basic keyboard 101. Okay, so next na mga tinatanong. Susunod-sunod din ko na kasi ito yung kadalasan na tanong para isang FAQs na lang. So, kayo, yung nub, again, ginawa na natin, Fn and then yung nub. Tapos, yun sa connection, well, two things nga yun. It's either yung sa nub, ayan, punta ka dun sa, oops, yung nub, press mo yung nub. Hindi na gana dahil nag-reset nga tayo. Okay. Okay. So, na-press mo yun. Hindi nakikita eh. Pero basta, pag na-press mo yun, punta ka doon sa connection. Yun sa may parang tatlong icon. Basta connect nakalagay. Tapos, pwede ka mag-switch dyan. Bluetooth, wired, dongle, or Bluetooth 1, Bluetooth 3. Okay. So, pagka-press mo nun at hindi gumana, so, may Fn ka dito. Fn. And then Q. Yung Q is yung madi-disconnect ako, yung dongle, which or yung 2.4, tapos yung WER, ito yung Bluetooth, and then yung wired is T, FN and then T. So yung sinasabi ng iba, hindi lumalabas, kailangan nyo kasi yung i-press and hold down FN and then W, pag naka-pair na, walang problema. Ngayon, pag hindi pa naka-pair at magpe-pair kayo, FN and then press and hold down W, yan. Wait lang. Okay. So, yan. Mag-blink siya ng mabilis. Well, depende sa kulay kung ano na set nyo. Pero ngayon, nag-blink siya ng white. So, blinking yan, meaning pairing. Pag naka-paired na yan, mag-i-steady na yan kung anong kulay, again, naka-set sa inyo. So, babalik ko lang ng wired pero kasi naka-wired tayo. Pero, yun. Yun yung pag-connect ng Bluetooth. Oh, sorry. Ito pa pala. Paano natin palitan tong ilaw tong sa gilid? Fn, tapos insert. Fn, insert. Ayan o. So, yan. Papalit ang kulay sa gilid. Okay? Lang to. Ginawa niyo na akong taga-demonstrate ng product niyo. Okay. So, paano sa change time? Okay. Change time. Okay. Siyempre, kailangan mo muna download yung driver nila. Yan. Pag na-download mo yung driver nila, so, nandito tayo yung software nila. Punta ka sa TFT. Pero kadalasan dapat pag-update mo ng driver automatic na yun. So just in case hindi mag-update, kiklik mo lang tong time SMS, time SNS, dapat time sync to eh. Pero yan. Pagka-click mo niyan para magbi-blink lang na mabilis and then dapat magsi-sync na sa ayan, time 644 64. Well, di kita eh, pero basta yan updated naman yung ano ko eh. Basta nag-update yan, 644. So, yun lang. Kung hindi nag-update or what, disconnect mo lang and then collect mo lang uli. Again, dapat naka-wired yun. Kung hindi naka-wired yun, hindi siya gagana. Okay, so sa macro tayo. Sa macro, ito. Delete lang natin. Hindi. Record na lang tayo ng bago. Okay lang. So, sa macro, gumagana rin yung macro niyan. Gumagana lahat yan. Record. Sabihin natin, space tas X. Oops, ulit, sorry. record, space, and then X. Stop recording. Ay, sira ulo. Ulit. Record, space, X. Stop. Okay, so medyo matagal. So, edit ko na lang yung time nito. Pwede mong edit yan. Gawin lang natin 30 milliseconds. Pwede ito. 30. Isa pa to, 30 uli. Okay. So, pagka-save mo nyan, balik ka dito
sa parang yan, keyboard new configuration. Kahit anong keys dyan, walang problema. And then, dito ko na yung benign kasi ito yung pinakamadali. Pero kung gusto mong palitan, yan nga, right click, and then custom functions, tapos macro definitions. Lalabas dito kung ano yung sinet mo. Sa atin, space C, and then apply. So ngayon, pagka-testing natin, pa-press ko yung end, ayan, di ba? So, pagbabalik mo naman, right-click and then default function. Yun lang. Okay, ano pa yung susunod? Yung sa mounted, na plate-mounted, napakita ko na naman sa... Di ko na papakita, pero di ko na babaklasin. Pero plate-mounted siya. And then, yung last one... Okay, yung kung naglumalabas, kung lumalabas sa parang may charge, hindi kita eh. Pero, ayun, yung sa tabi ng battery, tapos... may parang charging doon. Basta pag naka-wired ka, naka-charging lang siya. Yun, pag naka-wired. Kung okay lang yun, hindi ko talaga sure kung okay lang. Pero, kasi, yun nga, lahat naman ng keyboard, halos lahat ng keyboard ko bukod doon sa Keychron na Q5, as lahat is naka-tri mode naman. Kundi tri mode, dual mode, wireless and wired. So, yun. Kung okay lang, di ko talaga masasagot kung sure. Kasi, yun nga, hindi naman ako naka-wired lagi. Halos, kadalasan naka-wireless tayo. Tsaka yung time pala, yung time nito is 24-hour format. Wala pang update. Siguro may firmware update na ilalabas pagtagal. Pero for now, wala siyang 12-hour format. So, 24-hour lang yun. So, pag time sync mo nga ito, nasaan yun? So, time sync mo lang, lalabas dyan, mag-update yung time, yung date, and all. And, meron pa pala, sorry, ito pa. Yung tinatanong yun, paano mag-upload? So, kiklik mo lang, paano mag-upload ng GIF? Kiklik mo lang yung trip mong GIF. Tapos, itong sa lower right, may lalabas export GIF. Tapos, yan. Pero, since meron na tayong nalagay, is i-import mo na lang yan. Oh, hindi ko na i-import kasi okay na sa akin yung maganda yung ano ko eh, GIF ko ngayon eh. Oh, ayun oh. Ay, hindi nakikita. Pero, yun. So, ayun, so siguro naman wala na magtatanong, kumpleto na yung, ewan ko kung kumpleto na yung, ano ko, kung kumpleto na yung video, kung kulang, lagay nila natin. Pero anyway, so yun na nga, so yun, hindi lang ito para sa lang ito, para sa lahat ng keyboard. Well, syempre, wala yung mga LED and all, pero halos lahat ng connection, paano yung F, paano mag-connect, paano yung reset, halos lahat F and escape, tapos or kung hindi man F and tab or F and spacebar, yung sa pag-connect, 1, 2, 3 or QWE pa. Halos ganun, pare-pares lang naman lahat yung mga keyboard na yan. Anyway, so ito nga, yung tunog, ganun pa rin kasi hindi ko pa papalitan. Pero, papalitan ko yan. Hindi ko na masyado trip yung Glicky, nakaka-irita na yung tunog. Anyway, so yun lang. Sige na. Napahaba pa yung ilan ng video. Umabot pa lang 12 minutes. So yun, na-upload ko na. Tapos i-share ko na lang yung link just in case na hindi nyo ma-access tong site na to. Okay, sige na, bye-bye. Babu. Dito pala sina, no? Sina Mama Peggy, oh. Kita niya ba? Ayun, si Mama Peggy, oh. Sina Manong, tsaka si 50.